Halo guys, jadi mekanik apa nih bahas balik kulit tayar. Bagi yang baru subscribe channel gua, please subscribe and thank you. Sana membutuhkan apa itu sa channel ko. Ang pag-aaralan natin ngayon, ang ituturo ko ngayon ay ang CDI. Ang CDI ng mga ating mga buto. Okay guys, simulan na natin to. May 4 pin na CDI tayo dito guys. Ang type ng CDI na to guys ay DC CDI o direct current CDI guys. Makikita nyo naman guys, may 4 pin o 4 connection na nandito sa CDI na to guys. Linagyan ko na ng 1, 2, 3, 4 guys para hindi na tayo malito guys. Siyempre guys, may color code yan guys para palatandaan na para hindi na rin malito electrician ng motor. Number 1 kulay blue white, number 2 green, number 3 black yellow, number 4 black red. Yan lang naman guys, madali lang naman tandaan. Ang payo ko lang guys, so ang tip ko sa inyo, tandaan nyo ang color code guys at ang connection nito guys. Pag inarap nyo ang CDI guys sa inyo, ganyan ang itsura nyo guys. Kaya tandaan nyo lang ang itsura nyo guys para hindi kayo malito, dahil ang ibang mga motor guys hindi na sinusunod ang color code guys. Kaya malilito kayo o ang ibang malilito dahil ang color code hindi sinunod. Kaya tandaan yung color code at yung position na yan guys para hindi kayo malito. Okay guys, itong number 1 saan nakakunik yan ay sa trigger signal guys. Ito trigger signal, trigger signal na guys, makikita yan sa stator o mas kilala natin na magneto guys. Itong number 1 na to guys ay nakadikit siya doon siya yung pinaka signal guys para magkaroon ng spark size spark plug natin. So yung pinaka timing guys, sana nakakasunod kayo. Itong number 2 naman guys, itong kulay gano'n na number 2, nakakunik niya sa ground guys. Ito ground, ang ground guys ay yung negative, kamusta negative ng baterya guys o sa chassis ng motor natin guys. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ang buong chassis ng motor natin guys negative yan. Kaya pwede natin i-connect ang number 2 sa chassis natin guys. Kaya bahala kung saan nyo yung gustong i-connect, pwede sa battery na negative o sa chassis natin guys. Kaya bahala, pwede naman yun guys kung saan kayo masaya yun yung connect. Okay guys, dito sa number 3 nakakonect yan guys, dito sa ignition coil guys. Ignition coil guys, dalawa lang naman yung connection niya, isang negative at yung isa dito sa number 3 o sa ignition coil. Yun lang naman naka connection niya guys. So magagawa tayo ng diagram para hindi kayo malito. Dito sa number 4 guys, nakakonect yan dito sa, babasa nyo guys, 12B ang meaning niyan, 12 voltage guys o power. Yun ang pinaka pinagmumula ng power guys. So nakakunik yan kung saan tayo kapuha ng power ay sa ignition switch o sa susiyan ng motor natin guys. Gagawa tayo ng diagram at ito yung sample ng diagram natin guys para hindi kayo malito. Yan, ito yung sample ng diagram natin guys. Okay, sana nakakasunod pa kayo guys. Number 1 ito guys, ito kulay blue. Number 1 guys, siya may arrow naman yan, naka connect yan dito sa stator guys. Ito yung stator guys, ito yung stator guys. Yan, itong parang bilog na yan guys. Ito naman yung trigger na sinasabi ko guys, yung pinaka timing. Makikita rin naman yan sa magneto guys, magkadikit lang naman yan. Kaya wala kayong kulito guys, yun yung itsura nyan yung trigger. Sana nakakasunod pa kayo. Yun yung trigger guys. Number 2 ito guys, nakakulit yan sa body ground guys, sa ground, sa chassis ng motor, sa negative ng baterya. Sa number 3 guys, ignition coil.
ito yung ignition coil guys, yan yung itsura niyan guys. Ignition coil ang tawag yan guys. Itong kikita nyo pabang yan guys, high tension wire yung tawag yan guys. Itong pinakadulo niyan guys, dyan nakasaksak yung spark plug natin guys. Sana nakakasunod niya guys. Nakikita nyo ito guys, ito parang blue niya yan guys. Sa mga hindi marunong magbasa ng diagram, yan ang meaning ng ground guys. Kaya linagyan ko lang ganyan guys, kasi ang ignition coil guys, dalawa ang connection niyan, isang negative at ito na nga yung guys, ito yung symbol ng negative yan. Ito yung isa nakadikit dito sa CDI guys. Ito number 3 yun ako connected sa ignition coil. Sana nakakasunod kayo. Number 4 guys, number 4 ako connect yan sa ignition switch o susuyan natin guys. Susuyan natin. Napapansin nyo itong ignition switch natin guys, dalawa lang ang wire nyan. Yung isa nakakonek sa battery yan guys, yung isa nakakonek siya dito sa CDI. Yun yung pinaka source ng kuryente natin guys. Kaya gagana ang motor natin, kaya gumagana ang motor dahil dyan guys, dyan sa kumukulang ng power. Pag nagpatay tayo ng susi guys, magkakat ang kuryente papunta sa CDI, kaya mamamatay ang motor natin. Bali yan ang pinaka kill switch niya guys. Sana nakakasunod kayo guys. Okay guys, tapos na tayo dito sa 4-pin. Lipa na tayo dito sa susunod na CDI. Dito na tayo sa 5-pin. Okay guys, nakikita nyo lima to. Kung kukumpara mo doon sa isa, ano namang nang isa to guys. Alata naman. Itong CDI na to guys, ang tawag dito ay AC CDI guys. Oh, ito yung mga gumagamit na CDI nito, yung mga hindi battery operated na motor na kahit po ng battery ay gagana. Okay guys, may color code din to guys. Okay, dito muna tayo sa color code. Number 1 blue white, number 2 green, number 3 black white, number 4 black yellow, number 5 black red. Okay guys, tandaan yung color code at ulitin ko pati itong position nito, dahil minsan hindi nasusunod na itong color code guys. Kaya tandaan nyo itong connection nila guys. Itapat nyo lang sa inyo yung CDI, yan lang ang connection nyo guys. Okay, dito na tayo sa number 1 kung saan nakakonek yan guys. Nakakonek yan sa stator, mas kilala natin na magneto na trigger, timing trigger yung nakalagay dyan guys. Timing trigger o yung pinaka timing para magkaroon ng spark, ang spark plug natin, yan yung pinaka timing nya guys. Okay guys, makakonect yan sa stator o trigger. Number 2 negative guys, ground. Any parts ng motor mo o chassis ng motor nyo, pwede yan guys. Connectan nyo doon, pwede yan guys. Sa negative ng baterya nyo, pwede yun guys. Kung saan kayo masaya, ulitin ko dun, yun ang sundin nyo. Number 3 ito guys, bago ito kill switch. Ang kill switch na yan guys, nakakonect yan sa ignition switch o sa susiyan ng motor natin guys. Tandaan nyo yan guys, sa susiyan yung pinaka kill switch para pumatay ang motor natin o mamatay yung makina natin. Yan yung magkakat sa kuryente, yun yung pinaka magpapatay sa makina ng motor natin, ikakat niya yung kuryente. Okay guys, mamaya gagawa tayo ng diagram dyan, magbibigay ako ng sample para makasunod kayo. Explain ko muna ang bawat isa. Number 4 muna tayo dito guys, nakakonection niya sa ignition coil. Ulitin ko, ang ignition coil, dalawa lang naman ang connection niyan. Negative yung isa at yung isa dito sa number 4 ng CDI. Sana nakakasunod kayo. Dito na tayo sa number 5. Ang number 5 na yun guys, nakakonect yan sa stator o sa magneto natin guys. Doon lang nakakonect yan guys. Ang pinagkaiba nila doon sa
Nauna guys, doon sa 4 pin, yung isa nakakonekta sa ignition switch para supply of current o supply sa kuryente. Ito naman, kumukuha siya ng kuryente sa ito ng ball pipe natin sa stator o magneto. Ito yung sample ng diagram natin guys para mag-get yung shout. Malino sa inyo kung saan siya nakakonect. Ito, yan. Ito yung diagram natin guys. Unahin natin ito number 1 guys. Number 1, nakakonect na yan sa trigger. Ito yung trigger guys. Ngunit yung stator, ito yung stator guys yan. At ito yung trigger, pinaka timing natin, bibigay ng timing sa spark o kung kailan siya mag-spark, yung spark plug natin guys yan, yan. Dyan siya nakakonectas sa stator o sa magneto, dyan siya nakakonecta guys. Number 2, ito guys, number 2 negative o body ground, ground kung saan siya i-connect guys. Ulitin ko ulit, pwede sa negative battery, pwede sa chassis, kahit alin dyan guys pwede. Number 3, itong number 3 guys, kill switch o nakadikit niya sa ignition switch guys. Susiyan natin yung sa nakakonekta guys. Itong ignition switch na to guys, 4 pin yan o, 4 na wire yan guys. Kung kukumpara mo dun sa number 4 pin o nauna dun sa naunang sample natin guys, ang ignition switch niya dalawa lang, pero itong 4 guys. Ngayon kung tatanong nyo kung saan nakukunik itong number 3 natin, kung alin siya sa 4 na yun guys, kung natatandaan nyo itong color code ng number 3 guys, ang color code niyan kulay black white. Kung anong makita mo black white dito guys, doon mo siya i-connect. Ganun lang kadali guys. Okay, pwede na tayo sa number 4. Itong number 4 guys, nakakonect yan sa ignition coil. Yan guys, ignition coil, doon siya nakakonect. Ulitin ko, itong ignition coil natin, dalawa lang naman connection yan. Yung isa negative, yung isa dito sa number 4 guys, ito sa number 4 ng CDI natin. Okay, sana nakakasunod kayo guys. Dito na tayo sa number 5. Ito number 5 guys, nakakonect yan dito sa stator guys, dito yan. Yan yung mga dyan siya nakakonect guys. Dyan siya kumukuha ng kuryente. Dyan siya kumukuha guys, hindi siya sa battery kumukuha ng kuryente, dyan siya kumukuha sa stator guys. Kahit walang battery, gagana na ang ating motor. Yun ang pinagkaiba nila guys. Sana nakakasunod nyo guys. Screenshot nyo na lang, isave nyo na lang para matandaan nyo guys. Ulit-ulitin nyo lang ang video guys para mag-itch nyo guys. Ito na sa next na tayo guys, dito sa next CDI. Dito tayo sa 6 pin CDI guys, 6 pin na tayo guys. Hey guys, ulitin nyo, unang tatandaan nyo dito guys ay yung color code. Pagkatapos ng color code, itong position nila guys, yan. Itong color code nakakabuti rin lang guys, kasi pag memorize nyo yung color code na yan, madali na lang maganap ng connection sa inyo. Kaya kung mas memorize nyo yan, basic na lang sa inyo ang wiring ng CDI na yan. Kaya i-memorize nyo yan. At ulitin ko, pag na-memorize nyo ang color code, pati itong position nila, pag inarap nyo sa inyo ang CDI, ganyan ang position niyan guys. Dahil minsan hindi na susunod ang color code, kaya mas maganda kung memorize nyo ang position nila guys. Ang color code, number 1 blue white, number 2 green, number 3 black yellow, number 4 green, number 5 black white, number 6 black red. Tandaan nyo lang yan guys. Okay, number 1 ang connection nyan ay sa trigger o sa stator, o mas kilala natin na magneto. Sa trigger siya nakatime, naka-connection guys sa stator, o mas kilala natin na magneto. Number 2,
Ito guys, naka-connection niya sa body ground. Negative. Doon lang naka-connect yan guys. Pwede sa battery ng negative, pwede sa chassis kasi ulitin-kulit. Ang chassis ng motor natin ay source of negative yan guys. Kaya pwedeng-pwedeng i-connect yan doon sa chassis natin. Number 3. Naka-connect yan sa ignition coil. Ignition coil guys. Dalawa lang naman connection doon. Isa negative. Kung isa dito, naka-connect sa number 3 ng CDI natin. Number 4. Ang number 4 guys, negative din yan. Pares lang sila ng number 2. Kaya guys, pwede nyo pagsamahin ang dalawa. Para di na kayo mahirapan guys. Pares lang naman na negative yan guys. Pwede nyo connect sa chassis nyo o sa negative ng baterya nyo. Kayo bahala. At itong number 5 guys, naka-connect yan dito sa kill switch guys. Kill switch ng ignition switch natin guys. Sasusihan ng motor natin. Doon lang naka-connect yan guys. Dito sa dito naman tayo sa number 6. Ang number 6 na yan guys, naka-connect yan sa AC ignition power. Ibig sabihin sa stator o sa magneto natin guys, kumukuha siya ng kuryente sa stator natin. Gumagana siya dahil sa stator natin, hindi sa battery natin. Itong type na to ay AC CDI guys. Gagana siya kahit walang baterya o gagana ng motor natin kahit walang baterya. Okay, nakakasunod pa ba kayo? Oo. Tuloy-tuloy na to. Ito na yung diagram natin guys para mas mag-gets nyo. Itong number 1 guys. Yan. Yan guys. Kita nyo naman. Number 1. Trigger guys. Nakakonect sa stator. Mas. Ito sa trigger na to guys. Yan. Pinaka-timing niya guys. Para magkaroon ng spark ng spark plug natin. Yan yung pinaka-timing guys. Yan siya nakakonekta dito sa trigger. Magkasama sila ng stator guys. Okay, magpapalito sa dalawa guys. Number 2. Okay, itong number 2 guys, negative lang yan. Chassis o battery na negative natin, pwede i-connect dyan guys. Number 4, number 3 pala guys. Number 3. Yan, ito. Nakakonect yan sa ignition coil guys. Yan, ignition coil guys. Naka-connect yan sa ignition coil. Ulitin ko guys, dalawa lang naman ang connection ng ignition coil. Yung isa negative, yung isa positive. At yung isang positive na yan dito sa CDI. Yan, ito number 3 natin guys. Yan, sana nakakasunod kayo. At sana malinaw sa inyo guys. Itong number 4 guys. Ito yan. Negative lang din yan guys. Pwede nyo pagsamahin itong dalawang yan, 2 tsaka 4, walang problema dun, basta negative, pagsamahin yan, walang problema guys. Number 5, number 5 na tayo guys, nakakonect yan dito sa ignition switch. Yan guys, kita nyo yung ignition switch natin guys, yan, 4 pin yan guys, sa 4 pin ignition switch tayo gagamit. Kung magtatanong kayo kung saan siya i-connect dito, ito number 5 natin sa ignition switch guys. Tatandaan nyo po ba yung color code natin dito guys? Kung natatandaan nyo po itong color code na number 5 ay kulay black, white. Kung anong kulay dito sa ignition switch, black, white, doon nyo lang i-connect guys. Ganun lang kadali guys. Tandaan nyo yung color code at di kayo magkakamali. Dito na tayo sa number 6 guys. Number 6 guys, naka-connect yan sa stator natin guys. Sa stator naka-connect yan guys. Dito siya kumukuha ng source of power guys. Yan siya kumukuha ng source of power guys. Kahit walang baterya, gagana ang motor natin. Sana nakasunod kayo guys. Tapos na tong tutorial na to. Sana may natutunan kayo. Please subscribe and like. Comment na din kayo guys. Mag-request kayo kung anong gusto nyo matunan. Thank you.